So po guys, patuloy tayo sa ating part 2 sa ating how to stop, prevent, and minimize diseases, cheap, easy, fast, and natural way. Patuloy po tayo sa ating cancer edition. So para patuloy po natin yung nakaraan, di ba? Limit sa alcohol, regular na exercise, at saka ganun guys. Diet mo ay napaka-importante, gulay, carbohydrates, limit mo yung saturated fats mo, at saka mga trans fat, mga carne, at saka adding daily multivitamins at minerals, magandang idea guys. So pati hanapin natin ang mga kailangan mo na vitamina. Vitamin B6 ay very hard working minerals. Ang pangalan niya ay pyridoxine. Siya ay vitamins na para sa immune system mo para tigilan niya ang mga cancer niya guys. Pagkatapos makikita ito sa sunflower seed. Dito lang, yung sunflower seed guys, parang pakwan siya pero malalaki siya. Pasa sunflower seed siya guys. Parang siyang balas na ganun. Ang pangalawang vitamins mo guys, kalayangan ay folic acid. Folic acid ay kailangan mo sa skin mo at saka sa buhok mo. Mag-improve siya ng emotional at sa pag-digest mo para maka-absorb ka guys. At saka dapat nagtrabaho rin dito sa vitamin B12. Ito guys, nakikita ito sa katawan mo. Sa broccoli guys. Broccoli, alugbati. At saka matigil din ang stress sa buhay mo. So ito guys, spinach lang ang kakainin mo at broccoli. Pero huwag kaminin na tubig para ma-digest guys in the right time. So ganun siya, folic acid at sunflower seeds. Yun ang mga benefits makuha mo. Pagkatapos guys, kailangan mo ng vitamin B12. B12 guys ay energy vitamins. Yung release din siya ng red blood cells. Mag-maintain din sa nerves mo against sa cancer guys. Protection siya against sa cancer. Nandiyan siya sa oily fish oil. Sa seaweeds guys, yung mga hulay sa dagat, seaweed. Yung mga guso, yung mga green. Nandun po guys. B12 pa, mayaman po yan. Pero, lagyan mo ng calamansi para mag-absorb. So, yan ang concept guys. Para hindi sayang yung kinakain mo. Para okay na yung cancer mo dyan. Pagkatapos ay, makarel. Yung mga makarel. Yung mga galunggong. So, kailangan mo na yan guys. Twice a week. Para hindi na yung cancer. Yung egg yolk. Spirulina. At seed sprout, yung mga toge. Marami yan guys, i-steam mo, marami yung ang vitamin B12. Yan ang mga kailangan mo pagkain guys, araw-araw para marami mo i-intake ng brown rice para humina yung cancer at hinahinay sa sigarilyo at alak. Ganun lang kasimple guys, bakit kayo paiyak-iyak, papuspos kayo sa FB dyan, pakalbo kayo, pakita kayo, naawa kayo, maawa kayo sa sarili nyo sa kinakain nyo. So, di na tayo kailangan ng drama. Mura naman to, kaya mo naman to mabibili. Kasi wala ka namang pera. Kaya mo lang to guys, sunflowers. Mura lang yan, magkano lang yan, 80 pesos lang yan, 100. Marami mo nang kakainin yan. Broccoli. Mas, isabayan mo sa gamot, at saka huwag ka masyadong maraming mahal. Kung wala ka talaga, ito na lang kakainin mo. Pwede naman. Alugbati, pwede ka naman magtanim sa pagaligid mo. Alugbati, sipag ka lang. Para may makain kang alugbati guys at malunggay. Mas maganda yun. Saka lagyan mo ng vitamin C pagkakain mo para ma-absorb yung kinakain mo. Ito natutunan ko sa doktor guys. Kalawan ay spirulina. Bibili mo yan guys. Mura lang yan. 5 piso lang. 10. Isang tabletas. Kailangan mo na intake ang vitamins after meal. Para may magbaback up guys. Marami siyang vitamin B12. Pagkatapos ay vitamin E. Vitamin E guys, sa cancer ay kailangan mo siya ay powerful antioxidant. I-unstable niya yung mga free radicals na nagsisira sa katawan mo. Magpaprotect siya sa ibang klaseng mga sakit, diabetes at cancer. Kailangan ng pangalan ng vitamin A ay tocopherol vitamin E. So ang mga vitamin E po guys, makikita mo yan sa soybeans, soya milk ha, soya milk. Sa mga liso-liso, mga green fruits, at saka mawawala yan guys sa exposed air. So,
mahirap po hanapin ang vitamin E. Yung may A na lang, vitamin E. Kailangan mo ng vitamin E guys, hindi araw-araw, at least meron ka. Protect sa cancer ay dried apricot, banana, saging, at almond. Fresh walnuts. Mga walnut guys, pwede yan. At kailangan ng cancer guys ay calcium, magnesium, at phosphorus. Ang calcium guys ay responsible siya sa blood clotting para ma-prevent yung mga ibang bowel cancer. At saka magnesium guys ay magre-release ng energy galing sa kinakain mo. Magnesium ha, ang tutulong sa katawan mo na magre-release ng energy galing sa kinakain mo para mag-build ng cells at protein sa katawan mo. So magre-repair. Kailangan mo, kung magkulang ka ng magnesium guys, ay hihina ka. Mapaprone ka sa cancer. Kasi itong concept guys, pag magnesium at calcium, kailangan magtatrabaho yan. At saka yung phosphorus. Phosphorus ay vital siya sa production ng energy at essential sa components sa cell membrane sa mga katawan mo. Kailangan siya ang vital na mag-produce production ng energy. Yung si magnesium ang magre-release, ang production ay si phosphorus. Ang calcium ay nasa dugo para i-transport niya yung sakit, yung calcium mo para i-stop niya yung mga cancer, yung mga vitamins na kailangan sa katawan mo. Vitamin D, makakuha rin ito sa sunlight, sa araw. Kung wala, may mga food supplement naman. Magnesium, nuts, at saka seeds. Yung phosphorus na vitamin at minerals ay makakuha mo ito sa sardinas. Good source of calcium, mga sardinas guys. At selenium. Selenium, mapuputik sa iyo sa infection at dapat i-partner siya ng vitamin E, si selenium. At mag-neutralize sa cancer na nakos. Ang low ng selenium ay mag-prone ng infeksyon sa pagkamatanda ng mabilis, hindi magkakaanak, at increase ng cancer guys. Kailangan ay nandito na sa Brazil nuts, selenium, mataas yan. Makuha mo yan sa molasses. Kung ang selenium din guys ay toxic siya kung marami, so kunti-kunti lang. Makuha mo ito sa mga buto-buto at mga rice, mga grains guys, mga healthy grains. Pagkatapos ay, kailangan mo na guys ng molybdenum. Molybdenum ay, pira lang to sa junk foods guys, at dried spinach, nasa spinach to guys. Nagpo-protect siya sa katawan mo sa mga chemicals na cancer ng esophagus dito sa lalamunan. Green beans, at sobrang ganda ng green beans, nagagout arthritis din. So pag hindi na normal. Ang pangatlo guys, panglaban sa cancer, ibang mga vitamina ay oats, pareho din sa diabetes. Quaker oats. Alam mo na mga quaker oats guys, pag taas ka ng cholesterol, high blood ka, kailangan mo na ng Quaker Oats. Kain ka. Huwag ng white rice, brown rice, or Quaker Oats. Siya ay magpo-fight ng cancer. Mag-protect sa'yo sa ibang cancer. So, hindi ko na-explain ang maayos dito na portion. So, para fight sa mga infection at cancer, guys. Avoid sa exposure sa mga chemicals. Yun po ha, mga chemicals na nasa industry, mga cancer yan. Restricting, tigilan mo na ang pag-intake ng alcohol. Kung may cancer ka na, stage 1, wag mo na i-stage 2. Basta yun ang technique niya guys. Restrict mo na ang pag-intake ng alcohol. Giving up smoke. Ang smoking talaga guys ay kukunin niya lahat ng nutrients sa katawan mo. Di na magpa-function yung katawan mo. So, para siyang killing me softly ang cigarette. Tigil-tigil talaga. At least, kung wala ka ng vitamins kasi kinukuha ni smoking, ni sigarilyo, dahan-dahan tayo na mamatay guys. So, help yourself na tigilan mo, as maghanap ka ng paraan sa internet kung paano mo tigil ang sigarilyo.
Find yourself, help yourself. Hindi pa tayo na-addict, huwag mo na simulan. Illegal drugs, guys. Stop talaga yan. Kasi illegal drugs, sabi ng doktor, stop talaga yan mga illegal drugs. Kasi mga psychiatrist, mga nababali sa utak, kinukontrol nila yung mga drugs, guys. Prescribed drugs. Pag hindi ka ng drugs na walang prescription sa drugs government, yung illegal drugs, nakamatay yan, guys. Nakakancer yan. Pera lang yan, pag nakasakit ka na, wala. It's endgame na, guys. Tapos, avoid food additives. Mga dilata, avoid dun as soon as possible. At kulos, yung mga pagkain na additives, preservatives, saka coloring agent. Saka yung mga flavoring nga, guys. Tapos ay mga food additives, yung mga bitsin, mga artificial seasoning. Tapos ay good idea to minimize smoke and mga barbecue, guys. Yung mga sinugba, iwas-iwas na lang. Kung may day cancer ka na, huwag ka na mag-intake dyan. Para sa ikabuti mo rin yan. Try to regulate your try to regulate your ano, guys, pagkain mo. Asa ka set aside na mag-exercise ka para may blood circulation, guys. So I hope na wala na mag-iyak dyan sa mga diabetes at cancer. Dalawang araw ko to yung nagsusearch, nag-analyze, naghanap ako ng paraan kung ito lang talaga ang kakainin mo, guys. Promise. Pag wala kang bawal, wala kang mga prutas na kakainin mo, yung mga chemotherapy mo dyan, mga gamot mo dyan, guys, nagiging useless lang yan, guys, kung wala tayong disiplina, guys. It's everything useless. Hospital ka hanggang mamatay ka na lang. Hindi ka gagaling kung wala tayong disiplina, control, at pagkain ng balanced diet. Yun lang talaga, guys. Wala na tayong mga best doctor na talaga to. Mga kaalaman nila, kumain ka ng saging, soya milk, huwag kang magsa-soft drinks, huwag kang magja-junk foods, huwag kang mag-aalak, huwag kang mag-yoyosi. Simple as that, guys. Kung yan kasi pag yoyosi ka, kailangan mo ng maraming vitamin C, magastos, at marami pang gagawin, guys. Complicated talaga, as in complicated ang may sakit na cancer, guys. Susunod ang high blood, diabetes, at kidney failure. Huwag mo na hintayin, guys, na lumala pa yung kasakitan natin. Kung hindi tayo magbabago, guys, magyoyosi ka lang, mag-aalak ka pa rin, nag-chemotherapy ka, useless lang yun, guys. Ha? Maghintay ka na lang mamamatay. Kasi hindi talaga yan magre-repair. Dapat may kaalaman sa science, sa mga doktor, at saka disiplina, guys, sa mga tamang pagkain. Instead, kakain ka ng mga vino, wine, or alcohol, bili ka na lang ng grape juice, guys. Which, mas anti-cancer siya compare sa alak. Ano ba nakuha sa alak? Alcohol. Alcohol, yung parang alcohol na hinugas natin, may ano lang siya, sugar. Ganun yan, guys. Maka-imbalance yan ang too much alcohol sa katawan. Ang alcohol din, kukunin niya ang mga nutrients sa katawan mo pa rin sa sigarilyo. So, that is super dangerous, guys. So, huwag nyo sana. I hope na maka-like kayo, maka-subscribe kung bago ka pa lang. Ginagawa ko lahat, guys, na ma-entertain kayo, maka-educate kayo. Para wala na cancer, guys. Kawawa naman, mamatay ka lang sa cancer lang, sa COC lang. At sa girelyo, guys, kung hindi mo mahal ang buhay mo, hindi mo mahal ang pamilya mo, sa'yo na yun, guys. It's your choice. Pero kung itong video na to, sa mga determinado, willing na maganda yung buhay nila, guys. So, ito lang po. Simple lang po siya. Ang solusyon, ang pag-stop, pag-minimize. Pero, kung i-ignored mo yan, nakakamatay yan, guys. As in X talaga. Sundin nyo na lang, guys. As in 5 years na ako nag-experience sa health. Nagkita rin ako mag-cancer, mag-diabetes, at saka high blood, guys. At saka heart attack. So, diabetes na rin ako dati, guys. Pagkunti na, border na lang. Kunti kamalian. Habang na, ang kailangan ko, naswerte ko lang, guys. Early detection ko lang, na-detect ko lang ng maaga. So, maraming salamat po, guys. Please like and subscribe. So, maraming salamat po. I hope na gumaling kayo sa cancer niya.